Historia Blessed. Napakarami pong mga kaluluwa ang hindi makapagsasabi niyan dahil naguguluhan, nalilito, natatakot, marami mga alalahanin. Sinasabi po na yung psychology, even psychology, that man has basic needs. At in-identify pa nila yan, basic, merong advanced need at merong pang basic. And the basic needs are food, shelter, clothing, and the like. At yung mga medyo advanced need na, once his basic needs are met, would be the need for honor, prestige, even power, and wealth. Pero ano nga po ba talaga ang tunay na kailangan ng tao para masabi niya, it is well with my soul. I'm all right. I'm okay. I'm peaceful. At pagpalain tayo nawa ng Panginoon sa pag-aaral natin ang ating mensahe ngayon sa araw na ito na pinamagatan nating man's real need. Ang tunay na kailangan, ang tunay na pangangailangan ng tao. Salamat po Panginoon sapagkat maaari kaming sumamba sa iyo. Sabay ibang tradisyon ng musika, ng sayaw, ng mga arte, ang lahat ng mga malikhaing bagay na ito'y sa inyo. At iniaalay namin sa iyong paanan, sa inyo po ikaluluwalhati. At sa ikadadali naman para sa amin na maunawaan ang hiwaga ng inyong salita. Nawa Panginoon, kayo pong siyang maging tagapagsalita ngayon. Wala kaming ibang nais marinig kundi kayo. We have gathered not to hear a human voice, but your voice. So may you just use your servant as your mouthpiece, as your speaker, as your instrument, but be the true speaker. Pagpalain niyo po ang lahat, maging ang inyong lingkod sa inyong mga salita. Payamanin niyo po ang aming diwa, palalimin ang aming espiritual na buhay, at lalo pang ilapit kami sa inyong puso. Nawa Panginoon, maging karapat-dapat kaming tumanggap na iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin kami sa aming mga karumihan, at bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Nawa kapayapaan niyo ang maghari sa aming puso ngayon, ano man ang aming alalahanin, ano man ang problema, ano man ang maaaring maging sagabal, para mabigyan kayo namin ng pansin. Ito'y aming iniwawaksi, isinusuko, at ipinapasa inyo, O Diyos. Kunin niyo po ang mga alalahanin namin na isa aming magkaroon ng tahimik, payapang loob, at makinig sa inyong tinig. Mangusap po kayong may kapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, itinatakwil at itinatamboy namin ang anumang gawa at presensya ng masasamang espiritu. Ang tinatanggap lang namin, Panginoon, yung nagmumula sa inyo, Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari. May your words be our food, our medicine, our strength, our inspiration, our shelter, and our weapon. And in the name of Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Ano nga daw po ba ang tunay na mga pangangailangan ng tao? First of all, there is such a thing as what we might call man's perceived needs. Yung akala lang niya ay kailangan niya, at ipinaaakala sa kanya ng marami ay kailangan nga niya. Unang-una, yung tinatawag na physical or material things. First among that would be food. Pero ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito, bagamat sila ay mahalaga? Matthew 4:4, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Mahalaga ang pagkaing physical, pero sabi ni Jesus, hindi yan lamang ang kailangan ng tao para mabuhay. Sapagkat ang tunay na buhay nakasalalay sa tunay na pagkain, at dahil ang tao tunay na espiritual, sandali lang siyang mayroong katawan, sandali lang siyang nasa lupa, sandali lang siyang lupa, kailangan yung spiritual part niya, yung spiritual side niya, lagi rin pinakakain. So sabi, hindi lang yung food na akala niyo ang mahalaga, at hindi ninyo sasaktan ang inyong espiritu para lang makakain ng physical food. Another common perception that people need is shelter. Kailangan ng tao ay may bahay, at kailangan yung bahay na yun ay maganda, kailangan, kung pwede, mas maganda pa sa kapitbahay. Pero ang Panginoon po na nagsakatawang tao, ipinakita niya kung ano ang tunay na kailangan lamang. Sabi niya sa Matthew 8:20, Jesus replied, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head." Ang Panginoong Jesus ay walang bahay. Kaya kung marami po sa atin ay walang bahay, hindi kayo nag-iisa. Ang Panginoong Jesus mismo ay hindi siya naging abalang-abala para magtayo o magkaroon ng bahay. Sasabihin niyo siguro, eh paano, hindi naman niya balak magtagal sa lupa. Pero kahit na balak niyo ba magtagal din dito sa lupa, kahit pa kayo nandito ng 90 years, matagal na ba yun? Compared to
eternity. Marami pong mga tao, they will hurt their eternity just for the sake of 90 or 80 or 70 years. Even for the sake of just 1 hour of pleasure, ay maaari nilang ipagpalit yung eternal life. So, gano'ng makaba talaga ang buhay? Isa pa pong iniisip natin, napakahalaga, clothing, pananamit. Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:28, and why do you worry about clothes? Hindi niya naman sinabing huwag kayong magdamit, huwag kayong magbihe. Sabi niya, why do you worry about clothes? Meron kayong ibang mga dapat na alalahanin higit sa kung ano ang sinasaplot ninyo sa inyong katawan. Of course, many people will hurt their souls for wealth. Kaya sa Luke 12:15, and then he said to them, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Ang buhay ng tao ay hindi sinusukat sa laki ng kanyang kayamanan, sa dami ng kanyang tinatangkilik. Kaya kung minsan nakaka-offend yung may ipapakilalang tao at kasunod kung anong kanyang ari-arian, siya si Mr. Ganon, siya ang may-ari ng ganito. Parang anong relevance ng kanyang mga ari-arian sa ating introductions? Liba na lang na gusto dating sukatin ang kanyang yaman at mga yupapa sa kanyang paanan dahil siya'y mayaman. Samantalang sinabi ni Lord, hindi sinusukat ang buhay sa kayamanan na material. Pati akala natin napakalaga, even health, perfect health. Sa 2 Corinthians 12:7, ano po ang sabi ni Paul, to keep me from becoming conceited because of the surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Hindi po ipinaliwanag ng lubos kung ano tong thorn in the flesh of Paul. Pero kung naranasan niyo ng masalubsob, matinik, o mayroong foreign matter in your flesh, alam niyong masakit. Tumitibok-tibok pa yan, kumikirot-kirot. Sabi niya, para huwag daw akong maging sobrang mayabang sa dami ng ibinigay sa akin ng Diyos ng mga pangitain at mga karunungan at kakayahan, eh binigyan naman ako ng ganitong isang uri ng kahinaan, a thorn in my flesh, that many people think might have been a physical illness. Sabi ng iba, baka daw epilepsy. Sabi ng iba, baka daw isang napakahirap na kapansanan. At pero ang mahalaga, anumang dalangin ang ginawa ni Paul para matanggal yon, hindi tinanggal ng Diyos. At sabi ni Paul, in-interpret niya yon, to keep me humble. Kasi mahirap naman maging humble if you are perfect. So sabi niya, to keep me less than perfect, eto, meron akong ailment, a thorn in my flesh. Definitely, it was a physical issue. Because a thorn in my flesh. So pwede men, Paul achieved many things. He traveled to so many places, planted many churches, wrote many books, in spite of the thorn in his flesh. Sabi naman ng iba, lalo-lalo yung masyadong earthly ang kanilang pananaw, necessary daw at isa sa mga kailangan talaga ng tao ay sex. Pero ang sabi sa Colossians 3:5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, etc. In other words, whenever people say these things, health, shelter, clothing, food, even sex, are necessary and are needs of man, and when I say man, I mean humanity, including women and men, pag sinabi na natin yung needs, nakaka-invento na tayo ng mga excuses para ibenta ang ating kaluluwa para lang natin makuha yon, kasi needs eh, kailangan eh. Pero ang sinasabi sa Biblia, hindi naman talaga yan very necessary. May iba pang mahalaga. Then of course, human wisdom tells you that there are other needs, so-called psychological, and even what many people will call spiritual needs. Yung needs ng espiritu, ng ego, yung needs noong kalooban, like prestige, like honor, even need for religion. At isa sa mga needs na yan, yung pride. Dapat yung pride ay napapakain yan, napapataas, self-esteem, so to speak. Proverbs 16:18, pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall. So hindi rin pala yan ang talagang napakahalaga. Sabi ng iba, religion, whatever religion, basta may pinaniniwalaan ka, but whatever God, just call on God para merong kang inaasahan. But Hebrews 10:11 says, day after day,
Every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So the Bible even opens our eyes to the uselessness of many religious activities apart from faith in Jesus Christ. Kahit pa nga yung faith ng mga Hudyo, sabi, kahit ritual ka ng ritual, offer ka ng offer, pero kung hindi nakakonekta kay Jesus yan, baliwala rin yan. It does not take away sin. Ano pa po ang sinasabi? Meron ba tayong emotional and social needs? Napakahalaga daw ng mga emotional and social needs na ma-meet. And this means, of course, need for people. Need for romantic love. Kaya may mga pelikulang, Lord, give me a lover. Kasi dahil wala akong love, kailangan ko ng lover. Yung parang, paano ako kung wala ka na, mamamatay ako. I'll never go on one day without you. Yan ang mga laman ng mga kanta. And some people will even say, filial love. Kailangan natin ng love of parents and for parents, love of brothers and for brothers and sisters. In other words, we are conditioned to think that we need to love people so much and love people too much. But Deuteronomy 6:5 says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Kaya po malalaman natin kung nasa na ating puso, kung na-offend tayo that Abraham would sacrifice his son Isaac to God. Nung sinabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isa't bugtong na anak na si Isaac. Hindi nagatubili si Abraham. Alam niyo ba, para to offer to God, like what they did to animals when all animals were offered, itinatali ang hayop, sinasaksak, pinapatulo ang dugo sa altar, at sinusunog ang hayop na yon. At yun ang gagawin ni Abraham sa kanyang anak. Siguro 99.9% sa mga tao ngayon ma-offend. Bakit gagawin ng isang ama sa kanyang anak ang bagay na ito? Sapagkat 99.99% of people love people more than God. That's why they will never understand it. Pero Diyos ang may sabi eh. Diyos ang may bigay ng buhay ko. Diyos ang may bigay ng buhay ni Isaac. So kung ipinapabawi ng Diyos at gusto ipabigay sa kanya, what's the big deal? But you will find it offensive. And when you do, it means you love people more than God. Kaya sinabi sa Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart. Wala nang natira sa iba eh. And all your soul and all your strength. Kaya na-offendin yung iba kay Jesus. Nung dumating si Mary at ang mga iba pa niyang anak, mga kapatid ni Jesus, at gusto nilang kunin si Jesus mula doon sa loob ng bahay dahil nagtuturo. Alam niyo kung bakit gusto nilang kunin? Kasi ang mga kapatid ni Lord noon na hindi naniniwala sa mga pinagsasasabi ni Lord, nahihiya sila sa mga kapitbahay at pinagbibintangan nila ang Panginoon na nababaliw. Gusto nilang pigilin sa pag-preach. Kaya dumating sila, hindi naman sila makapasok, ang dami-daming tao. Kaya sabi ni Mary doon sa isang tao sa gate, sabihin mo, nandito ang nanay niya at sa kanyang mga kapatid. So, sumiksik ang taong ito sa maraming crowd at nakarating kay Lord, Lord, nandito daw po ang nanay niyo at ang inyong mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon sa Matthew 12:48-50, He replied to him, Who is my mother? And who are my brothers? And extending his hand toward his disciples, he said, Here is my mother and brother and sister, because whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Kung na-offend tayo dyan, pambihira naman si Lord, si Mary naman yung tumatawag sa kanya, bakit hindi siya sumunod? Bakit sinasabi niya, who is my mother? Eh, pipigilin nga siya mag-preach eh. Eh, ano ba ang mission ni Lord? Di ba to preach? So kung na-offend tayo dyan, ibig sabihin, we value our mothers more than we value God. Kaya nakikita natin yung pagkaligaw ng napakaraming tao because they love people more than God. Tayo po ngayon, kung susuriin, in x-ray, in ultrasound ang ating puso, kahigit pa dyan ang mata ng Diyos, alam niya lahat. Ano nga kaya't sino ang mahal natin talaga? Mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang Diyos, sino ang nakahihigit kanino? That's why the Lord, to always declare freedom from all of these vexations, would spend periods of fasting.
Jesus would spend periods of fasting. Luke 4, 1-2, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. So the Lord would fast even for 40 days. One of the reasons, among many, to declare freedom from wanting food too much. At nakita niyo unang temptation ni Satanas, sabi niya, if you are really the Son of God, command these stones to become bread. Kita niyo, napaka-innocenting bread can be an instrument of temptation. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, talaga nagpa-fast siya maraming panahon, if only to say to himself and to all others, food is important, but it's not all important. There are moments in my life when I can do other things, concentrate on prayer, concentrate on spiritual communion with the Father in heaven without being interrupted by having to cook and to eat. So yung fasting na sinasabi mo, magpa-fast ako to declare freedom and independence, can be healthy and helpful. Pag hindi ka na makakain, pag walang patis, kailangan magsanay-sanay ka kuminsan kahit meron kang galong-galong na patis sa bahay para lang masabi mo sa sarili mo, kaya ko mabuhay nang wala niyan. Mabuti kung meron, pero pag wala, okay lang. Yung hindi na makatulog kung hindi sarili niyang una nang ginagamit, once in a while, kailangan mag-unang kayo ng sangkalan o bigas o bato para masabi niyo sa sarili niyo, hindi ko Diyos ang unan ko, kaya ko mabuhay nang wala niyan. Sabi ni Lord sa John 4:34, my food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Kumisan, marami mga church activities, maraming kainan involved, lalo Pilipino, kainan talaga yan. Pero kumisan, dahil sa kainan, may nagkatampuhan pa, bakit ako na-assign magdala ng ganito, iba ang gusto kong dalhin. O kaya nagpatlak-patlak pa daw na ang gusto ng tawag sa iba, pat bless, para mas banal ang dating, at hindi luck, pati ba naman yon? Anyway, o magpat bless, ano daw ang sasabihin? Nagdala-dala kami ng ulam, di man lang namin nakain, di na namin nakita, nasa iba na napatapat. Kaya kung ganyan din lang, sasama din lang ang mga loob, mabuti pa, wag na magkainan, mag-fast na lang. Yun ang sinasabi, to declare freedom from food. Because sometimes even food, which is a necessity, can become a vexation. Mag-asawa, mag-picnic pa daw para magkaroon ng happiness. Pero maghapon ang hindi nag-usap kasi nagkainisan dahil napansin na hindi masarap yung ulam o panis o kung ano, nagkagalit pa. O naiwan ang sandok, naiwan ang mayonnaise, nag-away na ang buong pamilya. Kaya sabi ni Lord, maraming bagay, huwag bigyan na masyadong importansya para hindi masyadong gumugulo ang buhay niyo. Kung meron, meron. Kung wala, wala. You know, the Lord spent many periods being alone also. Sasabihin, early in the morning, He would go to the mountainside alone by Himself to pray, things like that. At sa Mark 6:45, immediately, Jesus made His disciples get into the boat and go on ahead of Him to Bethsaida while He dismissed the crowd. So the Lord was surrounded by His disciples that there were moments and He would send them away to declare freedom from wanting people too much. Pwede tayong masanay na maraming tao, hindi ka na mabuhay ng walang tao, kaya kailangan nagpa-practice ka rin na nag-iisa. All of these we mentioned, these are not real needs. They are just desires. And what's wrong with desires? Desires enslave. Desires trouble. They bother. They vex. Ang lahat ng ating hinahangad ay nagiging amo natin. Kung hinahangad mo isang magandang kotse, magiging amo mo yan. Gagawin mo ang lahat para ka magkaroon. At pag meron ka na, mas madalas mo pampaliguan kaysa sa asawa mo. Kung gustong-gusto mo ang bahay, pag nagkaroon ka, amo mo yung bahay. Hindi na makapagpasok ng tsinela sa mga tao sa loob. Hindi na magusot-gusot ng sarili mong asawa ang inyong bedsheet dahil gusto mo magandang kama. Lahat ng bagay na gusto mo, nagiging amo mo. Kaya, girls, lalo yung mga single, pag hindi pa kayo interesado sa isang lalaki, susunod-sunod sa inyo, alipin nyo. Pero pag nahalata na niyang gusto nyo na siya at lumaglag na ang inyong matamis na oo through text, chimay na kayo. Amon nyo na siya. Pag kami mga handaan, ikinukuha dyan na yan ang merienda, nakaupo lang yan, nakikipagdaldalan, aabutan nyo na ng sandwich, aabutan nyo kung ano-ano. Kasi minahal nyo na eh, di amon nyo na. The moment that you desire someone or something, that becomes your master. That's why Christians are taught by the Bible and by the Lord not to desire too much and not to desire too many things, but instead to desire God and to desire godliness. Pag gusto mo isang bagay, napakadali ka matempt. James 4, 14-15.
But each one is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then after desire has been conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So people have to watch their desires. Those were the man's perceived needs. What are man's real needs? What is man's real need? Luke 19:41-42. As he, meaning the Lord, approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, "If you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes." Mula sa tuktok ng isang burol, nakita ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem. At siya napaluha. Sabi niya, "Kung alam niyo lamang, kung hindi lang nakalingid sa inyo at nakatakip sa inyong mata, kung alam niyo lang kung ano ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan, subalit ngayon di niyo alam. May takip ang inyong mga mata." Kaya siya napaiyak. The Lord wept for people because they were lost. They did not know what they really needed. Ano bang pinagkakaabalahan ng Jerusalem noon? Ang kanilang mga political factions, ang kanilang mga religious divisions, ang mga pang-aapi ng mayaman sa mahirap, ang mga pag-aawayan ng mahirap laban sa mahirap, ang kontra dito, kontra doon, ang kanilang kaapihan laban sa Roma, ang kanilang mga political ambitions, yun ang umuubos ang oras nila, naghahati-hati sa kanila, at nagiging dahilan ng kamatayan ng marami sa kanila, at iniluha yun ang Panginoon. Sabi niya, "Kung alam niyo lang kung anong tunay niyong kailangan, kung anong makakapagbigay sa inyo ng kailangan niyo na ito." Because man's real need is peace. It's not clothes. It's not shelter. It's not food. Dahil maraming tao, punong-puno ng food ang refrigerator, pero hindi peaceful ang buhay, nagpapakamatay. Maraming tao, maraming damit, pero walang ganang magbihes, mukhang basahan, kasi hindi mapayapa ang loob. Maraming mga tao, magaganda ang bahay, may shelter, may wealth, surrounded by people around them, may prestige, sikat na sikat, nagpapakamatay. Ang tunay na kailangan ng tao, peace. Yan ang iniluha ng Panginoon. Sapagkat ang tao ay ligaw. Kung ano-ano ang ginagawa, hinahangad, pinagpupunyagian, in the end, kahit makuha pa rin nila yon, hindi pa rin sila masaya. Kasi hindi naman talagang yun ang tunay nilang kailangan. Sabi ni Lord, "Kaya lang may takip ang mata nyo, hindi nyo makita." Peace in spite of not having to one satisfaction, material things. Pagka meron kang peace kahit hindi ka satisfied sa material things around you, life goes on and it's alright. Peace in spite of not having psychological or spiritual fulfillment. Peace in spite of not having emotional and even social relations. Kaya ang napakahalagang pupuntahan ng usapan natin is how to have peace. Paano nga ba makakamit yan? Ipabase po natin sa mga binasa na natin. How to have peace? Disconnect from the world. Yung iba sasabihin nila, "Hindi na ako nagbabasa ng dyaryo eh. Gumugulo lang ang isip ko. Ayoko nang manood ng news. Naiinis lang ako." Sabi ng iba, "Pagpangalan ni ganito ang nakita ko dito sa text, hindi ko sinasagot, ni hindi ko binabasa. Alam kong gulo na yan. Pagka nakakita ko ng ganitong sulat at galing kay ganon, hindi ko binubuksan." You know what they are trying to achieve? They try to disconnect from the source of their vexations, from the source of their sorrows and troubles. But the world is the major source of trouble. That's why though we are living here in the world, we must be detached and disconnected enough so we don't get eaten up and destroyed by it. Anong sabi ni Lord, "In this world, you have, will have many troubles." Pag ang tao ipinanganak na, ang kasunod na nun sa buhay niya, troubles. Kasi sabi ni Lord, "In this world, you will have troubles." But then again, he says, "But don't worry, I have overcome the world." That's what he said. So disconnect. Disconnect from material things, from pride, even from people. Love people, but do not love them too much. 1 John 2:14, "The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever." So we've got to transcend desire. Pag world lamang ang gusto mo, food,
things, material things, people, so all of this pass away. They all pass away. So kung ang mahal na mahal mo lang kay tao, paano kung namatay yung tao? Paano ka na? Paano kung iniwan ka ng tao? Paano ka na? Gustong-gusto mo ang iyong bahay, paano kung nasunog? Paano kung lumubog sa baha? Paano ka na? Ang iyong kagandahan, paano kung minsan biglang may nalaglag na nyog na hulog sa mukha mo? Eh kung langka pa yon, paano ka na? Kaya sabi, mahalaga yung mga yan, gusto natin, bonus, but we don't live for them. It's important, do not love the world. Do not want and do not desire anything too much, more than you desire God. 1 John 2, 15-17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Huwag ibigin ang sanlibutan. Ang sino mang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, maging ang mga sarap na idinudulot nito, ay malilipas. At ang mga binibigay ng sanlibutan, lalo't lalo labag sa kalooban ng Diyos, ay nagpapahamak sa tao. Sabi niyang binasa natin, ang sino mang umiibig sa sanlibutan, lugi. Kasi ang sanlibutan ay mawawala. Paano ka? Desires bring vexation and trouble. Doing the will of God brings eternal life and peace. You want peace? Desire less and be more godly. That is so important. Detach from the world. Kung nandyan, nandyan. Kung wala, pwede rin. We work so that we can have it, but we don't work too hard and we don't work at the expense of our relationship with God just to have something or someone. So disconnect from the world. Nakikita po natin kung minsan may brownout. O, bunutin ang mga TV, bunutin ang ref. Kasi pag biglang pumasok yung power, baka masira yan. Disconnect. Dahil pwede kang masira ng sobrang power of the world. You've got to be a little detached. And what else do you do to have peace? Connect to Jesus. John 1:12, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Remember, children of God, not children of Satan, not children of the world. And what is the result of connecting to Jesus? John 14:27. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Maganda pong pag-isipan natin, sabi ni Lord, hindi ako nagbibigay tulad ng paraan ng pagbibigay ng sanlibutan. Ano po ba ang paraan ng pagbibigay ng sanlibutan para ka magka-peace? Ito sinasabi ng sanlibutan, mag-impo ka, magkamal ka, damihan mo, bakuran mo, bantayan mo. Kailangan, you have more and more and more. You want peace, you need more and more and more money. You want peace, you need more and more people around you who will entertain you, who will protect you, who will make you happy, who will give you pleasure. Ang sinasabi ng world, this is how I give you peace. I will enslave you because I'm going to tell you to keep on working and working and working and working to get this, this, this. But it's a lie because the moment you are able to amass wealth, you realize that you have to guard over it and you will never be a free person again because you have to guard over so much. Pero ang way ni Lord, sabi niya, I do not give as the world gives. Ang way ni Lord para tayo magka-peace, sabi niya, huwag niyong pansinin yan. Hindi niyo kailangan ng marami niyan. Hindi mo kailangan yung tatlong asawa na yan. Hindi mo kailangan yung sexing pakembot-kembot na yan. Hindi mo kailangan yung kotse na yan kasi hindi mo ma-afford eh. Hindi mo kailangan yung pagkalaki-laking bahay na yan dahil pag matanda ka na hindi ka makakaakyat sa hangdan, diyan ka nalang maglalagay ng tehera sa baba. Hindi mo kailangan ng maraming bahay kasi babantayan mo lahat. Hindi mo kailangan ito, hindi mo kailangan yan. Baligtad ang sinasabi ng world, para ka sumaya, kailangan mo to, kailangan mo to, kailangan mo to. Po ba? Ang ating mga ninanasa, mga ginugusto, ninanais, yan ang lumilikha ng gulo sa ating buhay.
People have to be freed from demonic harassment. People have to be freed by God's word. Because we are being deceived by the world to get more, get more, get more. And the Lord says, you want to be happy? Less is more. Have less, desire less. But people's minds are warped. People's minds are twisted and damaged. The less desire, the more free. The more free, the more peaceful. Kahit po sa pag-ibig, nung wala pa kayong gusto doon sa tao na yon, tahimik ang buhay nyo. Pero nung nagkagusto na kayo, di kayo mapakali. Para kayo iniiyan ng pusa. Para kang may sili, pakiling-kili, hindi ka makatulog. Balisang-balisa ka. Kasi nagkaroon ka na ng desire eh. E nung wala kang desire, dumating siya, umalis siya. E ano ngayon sa'yo? Tahimik ang buhay mo? Sasabihin niyo ba, pasto naman, pero sumasaya naman po ako? Yes! Pero tatandaan nyo, kung anong itinataas ng saya, siyang inilulusong ng lungkot. Because the more saya you become, the more lungkot you can get also. Because the same person that can make you happy is the same person that will make you sad. Kaya konting tawa rin, konting lungkot. Huwag sobra. Nakita yung high na high na high na ako na sa ikapitong langit na ako dahil lang turok pala ng kung ano-anong mga drugs. Ang withdrawal symptom naman yan, nagtitirintas mag-isa, hinahanap ang buwan kahit ang halin tapat. Kasi sobrang na high, hindi may sobrang low. You know why? Because life runs in perfect balance. May bayad ang lahat. Kaya kung sobra yung pleasure mo, maghanda-handa ka, may bayad yan. So, ay, ayoko masyado magbayad, bawas-bawasan mong pleasure. Para payapa, stable ang iyong buhay. John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Are you free? Ang masyadong mapagmahal, masyadong mag-desire, hindi free. Hindi sila free. Because they need the object of their love and affection and desire for them to feel complete. Then they are not free. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. So it is the peace of Christ that will rule our hearts. A peace that comes from stability. A peace that comes from not having to want so much. Have more of Jesus. More of freedom and more of peace. How do you do that? Colossians 3:2 says, set your minds on things above, not on earthly things. So what do you really need? Pag tinanong kayo ngayon, what do you need? I doubt, I don't know, I hope so, that people would say, I need Jesus. Pero hindi, I need 10,000 now. Ibabayaran ako mamaya, inaantay ako sa gate ng maniningil. I need this, I need that, I need this. Hindi yan totoo. What we really need is Jesus. Kaya kadalasan kahit nag-church ka, nagba-Bible study ka, takal-takal mo nang nagba-Bible-Bible, ang laki pa rin ng emptiness kasi hindi ka pa rin nagpapalit ng need. Hindi pa rin natin nilalagay si Jesus sa trono, iba pa rin yung amo ng buhay natin, yung mga gusto natin sa buhay. What do you need in life? Salamat Panginoon sa mga paalala nyo sa amin. Salamat na lang kayo pala tayong tunay na kailangan namin kasi nandiyan naman kayo, available, willing, ready, and able to love us. Salamat na lang at hindi wealth ang kailangan namin dahil napakaraming hindi magiging wealthy sa buong buhay na ito. Salamat na lang hindi health dahil konting-konting tao lang yung perfectly healthy kung meron man. Salamat na lang hindi material things, hindi clothes, hindi food. Kasi mahal, hindi ma-afford ng marami. Pero salamat na lang kayo pala ang kailangan namin. Bagamat hindi naman kayo mumurahin, your love is free, but it is not cheap. Salamat Lord at kayo pala ang kailangan namin. Ituro niyo sa amin Panginoon na bigyan na ang real katotohanan itong ideya na ito. That we may be able to operationalize this reality in our lives that you are our need. Turuan niyo kami Lord na magmahal sa tao, magmahal sa mga bagay, magmahal sa aming career, magmahal sa mga ibinigay mong material things, pero hanggang tama lamang na hangganan para hindi kami maalipin ang pagmamahal na ito. At maturuan mo kami, Panginoon, na ibigin ka sa lahat ng oras, sa ibabaw ng sino man o anuman. Teach us, Lord, to love you. We like to love you. Marami lang sa amin, hindi namin alam how.
But Lord, reveal to us. Speak to our hearts. Speak to our spirit. We like to love you more. Habang nakayuko ang lahat, nais ko pong manalangin. I like to pray for people who really need and who want peace right now. Maring meron tayong ligalig sa ating puso. Maring tayo'y naguguluhan. Hindi tahimik ang buhay natin. Hindi tahimik ang ating loob. Maaring alam natin kung bakit naguguluhan tayo. Maaring namang hindi natin alam, pero basta magulo lang. I like to pray that the peace of Jesus will reign in your hearts. So to those who want to pray this prayer, and to those who would like to say, Lord, I want your peace and I need your peace, please give it to me. I would like you to stand because we're going to pray. I'd like to pray for you especially. Peace, the most important gift next to salvation, that we will have a life of peace. Panginoon, sa pagtayo ng mga anak mo, isa lang naman ang kinikilala na kailangan po kayo. Iba't ibang background, iba't ibang problema, iba't ibang pinanggagalingan ng kaguluhan, pero isa lang ang solusyon, kayo yun. Una, Lord, hinihiling ko, bigyan niyo po kami ng malinaw na isip. Palinawin niyo at paliwanagin ang aming isip para makita namin kung meron kaming humanly possible na magagawa para lutasin ang mga gulo ng buhay namin. At nawa, ituro mo sa amin na gawin yun at kung paano gagawin yun. Sa mga bagay naman, Panginoon, na hindi namin abot, ang gumugulo sa amin ay ibang tao, ang kalutasan ng kaguluhan namin ay nasa kamay ng iba. O hindi nasa kamay ng tao, nasa kamay ng mga espiritu na gumugulo. Panginoon, hinihiling namin kayo po ang maghari sa dakong yun ang aming buhay. Pagharihan niyo ang mga tao, mga espiritu, mga bagay sa aming paligid na gumugulo sa aming buhay. You control the universe in your hands, O God. You speak and even the storm comes down. Your words are spoken and things are created. So Father, say the word. Set us free from our oppressors. Set us free from those that take away our peace. It's only your righteous hand that can do that, O God. And we depend on your power. Dalangin din namin, Panginoon, ituro mo sa amin ang mga pamamaraan namin na siyang gumagawa ng gulo sa sarili naming buhay. If we are the manufacturer of our own troubles and sorrows, give us wisdom not only to identify the wrongs that we do, but also to correct the errors that we commit. Payapain niyo kami, Lord. Make a miracle in our hearts. Sa kabila ng di namin makita mga solusyon sa aming mga suliranin, sa kabila ng hindi namin makwenta-kwentang mga pangangailangan naming pinansyal, sa kabila ng hindi namin mapagaling-galing ng mga sakit namin at mga mahal namin sa buhay, sa kabila ng hindi matapos-tapos ng mga banta sa aming kaligtasan, sa aming kasiyahan at kapayapaan, maghari po kayo, Panginoong Jesus. Kayo ang may sabi, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. Lord, we like rest from our lack of peace. We want rest from our troubles. May you reign in our hearts. Ituro mo sa aming buksan na aming puso ng lubos-lubos. Hindi parte-parte, hindi maliliit na bahagi ng buhay lang namin, kundi ang buong buhay namin, isuko namin sa inyo. At ang kapayapaan niyo maghari sa aming buhay. Lord, I'm praying for families that are beset by troubles among themselves. I pray for companies and workplaces where troubles rule and vex many people, even your children. I pray for communities, even for our country, beset by troubles. Turuan mo kaming lahat, Lord, na lumapit sa inyo in sincerity and humility. Na huwag namin kayong gawing props, O God, para magmukha kaming peace-loving, para magmukha kaming religyoso at spiritual. Wala kaming pwedeng ilihim sa inyo. Maging mga pinuno ng aming gobyerno, Panginoon, walang pwedeng ilihim sa inyo. Nawa, Panginoon, may you commit surgery in our families, in our nation. Yung mga talagang talamak at bulok, Panginoon, ipinauubaya namin sa inyo, sa inyong marunong na kamay, kung anong gagawin sa kanila. Meanwhile, sa aming mga sariling kabulukan, Panginoon, ituro mo sa amin na kilalanin ito, kami magbagong loob at magkaroon ng mapayapang buhay.
Lord, I pray right now for people na sobrang maraming material desires. Sobra ang paghabol sa mga material na bagay. Isang himala ang gawin ng Panginoon. Buksan mo ang isip. Makita namin na ito isang kabaliwan lamang. We pray for people who are obsessed by physical and sexual desires. People who cannot seem to control themselves, O God. Teach us to control ourselves because even the spirit of prophets are under the control of prophets. Teach us, O Lord, not to yield control over us to Satan, but may our spirit, which comes from you, take control of our destiny. Kayo po, Panginoon, ang siyang magturo sa amin. Empower us, strengthen us. And more than that, O Lord, make us realize that you have already empowered and strengthened us. That when we fail, most of the time, it's because we choose to fail. We choose to be weak rather than choose to be strong. At awa, Panginoon, sa pagtutama ng mga bahagi ng aming buhay, kapayapaan niyo ang maging bunga. Maging tiwasay nawa ang aming loob kahit maraming dahilan para mamagabag. Sa kabila ng lahat ng mga kaguluhan, ng mga kasalatan at kakulangan, ng kahirapan at kawalan ng kalusugan, sa kabila ng lahat, maghari ka sa aming puso that in the very core of our being, we will find peace because you reside in that part of us. Ituro mo sa amin, Panginoon, submission. Mga kapatid, ating isipin, kilalanin ngayon kung anong sobra nating ginugusto sa buhay na nagiging amo tuloy natin. Anong sobra nating hinahabol na naglalayo sa atin sa Diyos. Kung minsan gusto natin ang hanap buhay, nung nagkaroon ng hanap buhay, nawawalan tayo ng oras sa Panginoon at sa paglilingkod. Gusto nating lumusog, nung lumusog, hindi mo na makita sa church, lagi na lang kung saan-saan naroon. Kumihingi tayo ng tulong sa Diyos pag tinulungan, nagiging dahilan pa ito para ilayo tayo ni Satan. Sometimes, even the lack of material things become a blessing because we don't have the tools to finance our folly. Pray to the Lord and ask the Spirit to reveal to you the desires that you have that do not honor God. And may you submit that desire to God now so that there will be more space for Him in your heart. Sa katahimikan, bulay-bulayin ang mga gusto natin sa buhay na hindi maka-Diyos. At isuko natin. Be with the Lord.